Hi guys! Okay, so today magre-review ako ng hair curler and flat iron. Wait lang, let me get this. I haven't done a review ng hair tools in a while. So I will be doing a review nitong Vodana. So I have 4. Stick around guys kasi magkakaroon ako ng giveaway at the end of this video. Doble yung binigay sa akin ng Miss Bella. So meron ako ng soft bar, flat iron, and then yung curling iron. Alam nyo, iniisip ko kung alin din yung i-review ko, pero gawin na natin pareho para malaman natin kung is it worth the price? Kasi medyo pricey itong mga to. Yung Vodana Glam Wave, this one is 36mm. This one is 3,500 pesos. This one naman, yung soft bar flat iron, this is 2,500. Meron ako nung special pink edition and then meron din ako nung violet. Ano gusto nyo i-try muna natin? I think let's go with the Glam Wave muna, no? Ito pala, 32mm. This one is 36mm. So, I think I will go with mas gusto ko kasi yung mas malalaking waves. Yung parang wavy lang, parang natural lang na waves. I will go with 36mm. So, ganun yung piliin nyo. Pag gusto nyo ng medyo mas maliit na waves, yung mas maliit na number, 32mm yung piliin nyo. Pero kung gusto nyo ng malalaki, 36mm. So, ito naman yung Vodana Soft Bar Flat Iron. I have yung Pink Rose and Mint Choco. Ang cute nitong mint green. Definitely yung mint green yung pipiliin ko. Ang cute-cute ng kulay. Ito muna yung try natin, guys. Okay? Ayan. Again, I got this from Miss Bella. So, ito yung laman ng box. So, inside, curling iron. So, ito yung itsura ng curling iron. Ayan. Ceramic. Ito lang yung metal na nafe-feel ko. This one is stainless. Para siyang, ceramic coated. And then, ito plastic. Meron siyang dial dito para makontrol mo kung anong temperature. Usually, ako, pag nag-curl ako, 180. Andito yung on and off switch. Yung cord niya, swivel din para hindi mahirap gamitin. Siyempre, pag lilipat kayo ng pwesto, ganyan, para swivel siya. Ayan, mahaba yung cord dun, guys. Pwede nyo siyang saksak hanggang sa kabilang kwarto, charot. Ganito yung saksakan niya. May kasama namang adapter. So, ayan. Manual. Yeah, made in Korea yung Vodana. Meron siyang seal dun sa manual to make sure na original yung mabibili nyo. Yung nakalagay sa manual, hindi ko maintindihan kasi the manual is Korean. Pagkakaalam ko, mas maganda na ceramic coated. Mas mapoprotect yung hair against the heat and mas maganda yung kalalabasan sa buho kasi mas shiny. Itong side na to, yung curling iron yung gagamitin ko sa kabila, yung flat iron. Okay. So, ayan, magsuklay muna tayo ng buhok para matanggal yung mga tangles. Para hindi siya sumabit dun sa curling iron. Ah, by the way, itong brush na gamit ko, ito yung nabili ko sa Divisoria, sa Glad King. Parang mga 150 pesos yung presyo niya. Pero ang ganda, sobrang ganda. Paborito ko tong brush na to. Kukuha lang muna ako ng small chunk ng hair dito sa likod. And mas gusto ko na sa likod ako magsisimula kasi para yung tapos na nakulot ko na, ilalagay ko na lang sa likod. Hindi siya hadlang sa aking mga pangarap sa buhay. Okay. Wow! Nag-glide talaga siya sa buhok. Ay! Wow, parang meron siyang clamping mechanism na kapag nasa dulo ka na, parang iniipit niya yung hair para hindi siya magtuloy-tuloy. Kasi, di ba, nafe-feel niyo yun, yung mga madalas mag-curling iron, di ba, parang yun yung nagiging problema eh. Kapag nag-clump ka ng buhok, tapos pag nasobrahan ka ng hila, natatanggal siya, di, ulit ka na naman, ika-clump mo na naman, tapos iikot mo na naman. Wow! So, again, 36mm, ito yung waves niya. Ang ganda! Actually, para sa akin, mas madali nga itong curling iron kasi, ayan, ikot-ikot, ipe, tapos ikot-ikot, ganyan lang, and then patagalin mo lang ng sandali. Siguro, mga 10 seconds yan, okay na sa akin. Oh, diba? Ito na siya, guys. Hindi ako naglalagay ng hairspray sa buhok ko kasi pinakayaan ko lang siyang ganyan and sinusuklay ko lang ng
gamit yung aking fingers, ganyan. Ito yung sinasabi ko, guys, na kapag ka-ceramic yung ginamit yung curling iron, shiny pa rin yung itsura niya. Pansin nyo, ayan o, shiny pa rin siya sa hair. Yung pagtagal ng curl sa buhok, guys, depende yan sa buhok, okay? So, ako naturally, yung buhok ko is straight talaga. Hindi rebonded yung hair ko and wala rin akong masyadong treatment na ginagawa sa buhok. Wala talaga, actually, wala talagang treatment. Nagpapakulay lang ako ng buhok, pero naturally, yung buhok ko talagang bagsak. Hindi tumatagal yung curl sa akin. Pero sa ganitong klase, I don't know. Tingnan natin. Like I said, this one, loose waves lang siya. So, sa akin, okay lang yan. So, naman tayo sa other side and I will test out yung soft bar flat iron. Okay, so ito siya. And then, nasa loob yung... Oh, may kasama pala siyang clamp. Oops! May kasama pala siyang clamp. May instruction manual, pero it's in Korean. Pero, ayan, meron ulit siya nung stamp. So, ito yung itsura niya. Meron siyang... Oh, I forgot to mention. Sorry guys, I forgot to mention. Yung sa hair curler, diba, meron siyang dial. So, yung dial niya from 100 to 200. Yung maximum temperature is 200 at ang pinakamababa is 100. Ang ginamit ko, 180 kasi usually pag nag-curl ako ng hair, 180 degrees. Okay, ito naman. Mahaba din yung cordon niya. Abot hanggang EDSA. Ito naman, from 120 to 200. Yung on and off switch niya, ito. Yung bars niya, ceramic coated din. And madulas. Ayan. Yung handle, plastic. Yung cord niya, swivel din. Ganon. Iba talaga yung aura pag naka-curl ka, no? Parang, try ko muna mag-straight. Pero naturally straight na yung aking buhok, guys. Ay, okay, very good. Yan ang gusto ko, yung nahahawakan ko yung dulo. Kasi may ibang flat iron na hindi ko mahawakan yung kabilang dulo. Eh, kapag nag-straight ako ng buhok, gusto ko na iipit ko rin siya dito. Dalawang pasadahan pa lang yan. Okay. So, hindi ako mag-straighten ng buhok. Mag-curl ako. Start tayo sa kabila. Okay, let's see kung e-effect to. Yun ako mag... curl ng buhok using a flat iron. Tingnan natin kung effect. Oh! Sobrang curl! Ayan. Mas maliliit yung curl na. Okay. Let's do it again. Kuha tayo ng kapiraso. Clamp. Then twist. Oh! This one is messed up. Wait lang. Ayusin natin. One more time. Okay. Sobrang curled. And to be honest, mas gusto ko talaga yung pagkaka-curl nito sa curling iron. Kasi tingnan nyo, sa sobrang hila ng buhok ko, lumalabas yung tutsang dito sa taas. Unlike dito, mas smooth tingnan. Hindi smooth tingnan yung buhok. Hindi smooth. Madali kapag ka ganito yung ginagawa kong pag-curl. Ayan. Mas madali yung ganito. Pero I feel like ito traumatizing to sa buhok kasi nahihila talaga siya. Ayun yung sinasabi ko, lumalabas yung tutsang dun sa taas. Parang naaawa ko sa hair ko. Ayan o, see? Ayan o, may mga tutsang-tutsang na lumalabas. Okay, let's compare. Ito yung sa flat iron. Tingnan nyo, sobrang curled niya. Ito yung mga curl na hindi ko talaga gusto. Okay siya, pero for the second day. So, kung mag-curl kayo ng gabi, ayan, mas maganda yung ganitong curls kasi pag gising nyo kinabukasan, yun yung medyo maluwag na yung curls niya. Hindi maganda yung volume na binigay niya sa akin. Unlike this one, parang natural, mukhang shiny pa yung buhok ko, tsaka hindi traumatized yung buhok. Ito, feeling ko na traumatized yung aking buhok. So, ayan, na-compare ko na sa silang dalawa. Anong gusto nyo, guys? Mas maganda yung dito sa kabila. Ano? Sa akin, mas okay to. Pero kung mahilig din kayong mag-straighten, kung gusto nyo ng paiba-iba, gaya nito, ito, pwede na siyang pang-straighten, pwede na rin siyang pang-curl. Try natin palang suklayin. Baka pwedeng suklayin ko para mag-loosen up siya.
In comparison dun sa dalawa, hindi siya ganun ka-shiny, ano. Unlike this one, halatang shiny pa yung buho ko. And soft. Unlike this one, may mga sumasabit. Ayan. Like I said, meron tayong pag-giveaway. I will be giving away itong soft bar flat iron at 32mm glam wave curling iron. All you have to do is, of course, mag-subscribe kayo dito sa aking channel. Like this video. Like nyo yung Facebook page ni Miss Bella. Ilalagay ko yung link sa description box. And then, hanapin nyo yung post ni Miss Bella na makikita nyo aking pagmumukha. And then, comment kayo dun sa photo na yon. And then, tag your friend there. So, para isa sa inyo, isa sa friend nyo. Because sharing is caring, diba? Comment kayo sa baba, guys, kung ano yung nagustuhan nyo dito sa dalawa. Which one you think will work best sa klase ng buhok nyo, sa preference nyo. Pero definitely sa akin, yung curling iron, yun yung mas gusto ko. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next video, guys. Bye! Ay, by the way, yung link ng photo, ilagay ko na lang sa description box para hindi na kayo mahirapan. Pero make sure to follow Miss Bella, okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next one. Bye guys!